ama sa showbiz kung ituring ni Maricel Soriano si Dolphy. Kaya naman madamdamid din siya sa pagkawala ng ari ng komedya. Ipinaliwanag din niya ang sinabi niyang see you soon kay Mang Dolphy na naging usap-usapan. Narito ang pagtutok ni Lars Santiago. Bakas ang lungkot sa mukha ni Maricel Soriano. Papalapit pa lang siya sa GMA News team para sa panayam. Sa interview, halatang pinipigil ng Diamond Star na mapaiyak habang nagsasalita tungkol kay Comedy King Dolphy na itinuring niyang tunay na ama mula pa nung siyam na taong gulang pa lang siya. Gumanap na anak ni Dolphy si Maricel sa programang John and Marcia bilang Shirley. Sobrang malungkot, pero syempre kailangan nating maintindihan na nagwawakas ang lahat, hindi ba? I'll see you soon. Sa eulogy, nagtanong ang mga tao kung ano ang ibig sabihin ni Maricel nang magbitiw siya ng salita para kay Dolphy na I'll see you soon. Alam nyo, hindi ba nasasabi natin itong mga bagay na to dahil nandito tayo sa ganitong pagtitipon o okasyon? Nasasabi natin madalas ito pagka ganito ang okasyon. Pero hindi nyo ba naisip na talaga namang life is short? Sa isang bahagi ng panayam, halos bumigay na si Maricel sa pagpipigil sa dalamhating nararamdaman. Ano ang pinakamalaking leksyon na naituro sa'yo? Huwag tayo masyadong pumunta dyan, hindi ko nakakayanin. Pag bumibigat na yung puso ko, Lar. Ayon kay Maricel, hindi magiging madali sa kanilang maibsan kaagad ng lungkot dahil lahat ng kanilang gawin, tiyak na mangungulila sila sa Comedy King. It's going to be very difficult for us children kasi kami lahat pag meron kami ng konting kibot, konting bagay lang, daddy kami. So ako din yung experience ko sa daddy, yung tuwing magkakaroon ako ng mga problema sa buhay ko, sa love life ko, sa lahat, alam ng daddy ko yan lahat, lahat alam niya yan. Kwento ni Maricel, noong huli silang magkausap ni Dolphy, tinanong daw siya nito kung okay lang siya, na sinagot naman niya ng oo. Nasabi raw niya ang lahat ng gusto niyang sabihin sa ama-amahan. Noong nasa ICU na ang Comedy King, bumulong din daw siya rito at nang tanungin ko kung ano ang kanyang ibinulong, hindi na napigil ni Maricel ang kumakawalang lungkot. Mahal na mahal ko siya. Hindi ko na to kaya. Okay. Sige, thank you. Lars Santiago, Nakatutok, 24 Oras.